Mine here again. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, it's What's in My Bag Teacher Edition. Alright, so ang aking bag dati ay backpack, kaso ayoko nang magdadala ng marami. Kasi as a teacher, commonly marami ka talagang mga dala. Kasi kadalasan yung iyong mga paperworks ay inuwi mo. Kasi kulang pa yung oras mo talaga rito para sa pagtuturo, preparation and stuff. So yung mga output ni bata, kadalasan talaga inuwi mo. So ngayon, minamindset ko yung sarili ko na hindi na ako magdadala ng backpack. As much as possible, maliit na lang na bag yung dadalhin ko, tapos yung iba talagang i-check ko rito, re-record ko dito agad para wala na akong dadalhin mga paperwork sa bahay. So ang aking bag ay Mendres bag. Binili ko to siguro a year or so na, so matibay siya and ayos pa naman siya kahit pa paano. So dalawa lang ang kulay nito, isang green at isang brown. So, favorite ko yung green. Gusto ko yung green. Iniwala ako sa kasabihang, the greener you are, the more productive you will be. Sabi ni Mom Kanyada sa kanyang mga philosophy quote. So, ginagamit ko yun. Although, parang medyo double meaning siya. So, ito siya. Parang hand carry lang siya. And maganda kasi meron siyang buttons dito. So, yun yung aking bag na dala-dala. Hindi ko nasasabihin kung ano yung presyo. Kasi yung pag-uusapan natin is yung laman. Ano ang laman ng bag ng isang teacher? Okay? Sige. So, unang-una, meron akong bimbo. So, hindi ako nabubuhay ng walang dalang bimpo or panyo kasi syempre mainit sa classroom and medyo pawisin akong tao. Talagang agad-agad pinagpapawisan ako pag mainit. So, ayan, bimpo and panyo kasi syempre pangit naman kung ito pag nabasa ng pawis, 'di ba? Medyo hindi na maayos ang amoy. So, ayan, panyo ang laman. Siyempre, may cellphone ako. So, yun yung ginagamit ko for vlogging purposes. Wala akong camera. May camera man ako, pero hindi ako sanay. Sa ngayon, ha? Pag nag-vlog na, ang laki-laki ng dala kong camera. So, gusto ko, handy lang siya. Kahit papano kasi, nakakaraos pa naman yung video ko. So, ang ginagamit ko na vlogging phone is iPhone 6 Plus. And ito yung kanyang charger. Siyempre, may cellphone din si teacher, ano? Next is meron akong notebook rito, Cattleya memo. Kasi may mga bigla ang meeting si teacher. So, dito ko sinusulat yung mga notes. Ako kasi yung tao na pag marami na akong iniisip, sinusulat ko na siya agad para mawala na yun sa isipan ko. Bahala na ang notebook, umalala ng mga iniisip ko. Kasi parang pag ang dami kong iniisip, medyo ano ako, parang asiwa ako, parang hindi ako mapakali. Kaya para wala na akong alalahanin pa, isusulat ko na siya sa notebook at doon ko na lang siya titingnan na, ah okay, ito pala yung mga gagawin ko ngayong araw na ito. Okay. So, meron akong mga weekly notes, meron din ako mga personal notes na kung saan, kung ano yung mga gagawin ko. Katulad niya, nakikita niya. Diba? Weekly need. Sarili sikap. So, kailangan ko ng lesson plan, kailangan ko ng visual aid. So, sinusulat ko siya para, alam mo yun, mawala na siya sa aking isip kahit pa paano. And, meron pa ako rito. Mga kung ano-ano mga abubot. No? Mga random papel lang. Mga kung ano-anong bagay. Meron ako rito mga listahan ng mga bagong kanta ng K-pop. Nakakatawa man isipin, pero
lahat ng mga kanta, bagong kanta, sinusulat ko. Kasi din na-download ko yan eh. So, para hindi ko makalimutan, sinusulat ko yung mga bagong kanta. Kasi parang halimbawa, para maging updated ako lagi. Kasi sabi ko nga sa inyo, kolehiyo pa lang nagki-K-pop na ako eh. So, alam na alam ko lahat yan. Tagal na, ang tagal-tagal ko na sa larangan na yan. So, meron ako dito mga sinulat na bagong kanta na naka-release ngayon sa K-pop industry. Tapos, ano pa ba? Mga kung ano-anong anik-anik lang to. Pinagsama-sama ko na para hindi makalat sa bag ko. Tapos, andito rin yung dental, ano ko, dental paper, just in case, no? Kailangan. Okay. So, ang aking mahiwagang wallet, ang aking mahiwagang purse na napakarumi. So, nakalagay, God is good all the time. Para kahit pa paano sa wallet na to, no, may konting inspirational, ano ka. Pinili ko to, saan ko ba ito nabili? Sa isang mall na medyo may kalayuan. Trinoma ba? Something ganon. Binili ko to kasi handmade siya. Tapos yung gumawa niya to, parang mga disabled person. So, ito lang yung parang kanilang ito lang parang ginagawa nilang kabuhayan. So, hindi ako masyadong dadala ng malalaking purse at maraming pera. Kadalasan, kunti lang yung dinadala kong pera kasi mahirap na, baka mawala. Tsaka pag marami kang dala, malakas ang loob mong gumastos. Yun yung kadalasang rasyonali ko eh. Pag marami kang dala na pera, gastos ka lang ng gastos. Unlike ng pag nakita mo yung pera mo rito na, ay, puro na lang barya, magkano lang, ilan lang, di ba? O, kano lang 220 pesos. Wala na akong pera. Kadalasan 100 plus lang talaga dala ko. Kasi andyan lang din naman ang bahay ko, medyo malapit lang sa school. So, anytime na kailangan ko, pwede naman akong umuwi. Okay. So, meron akong paubos ng cologne, marker, kailangan ko ng whiteboard marker kasi 'di ba minsan may mga although nagpa-PowerPoint ako, pero minsan pag teacher ka, sinusulat mo yung mga sa tingin mo importante sa board. So kailangan mo ng whiteboard marker. Kailangan ko ng panali, so may mga panali ako rito. Kasi sabi ko nga, minsan pawisin ako, so minsan pag mainit sa classroom, tinatali ko talaga ang buhok ko. Ang aking perfume ay Victoria's Secret Love Spell. So ito talaga yung aking perfume. Although wala akong klase, kailangan magpabango. Kailangan like yung mabango. Diba? Dapat lagi kang mabango. Dapat yung hygiene mo as a teacher, napakahalaga. Kasi, role model ka eh. So, dapat medyo maayos yung itsura mo, tsaka yung amoy mo sa harap ng mga estudyante. So, meron akong loose powder dito. Yung lagayan ko is Nichido. So, loose powder yan. Dito ko inilalagay yung Johnson's Baby Powder. For in short, no? So, para tap-tap na lang. Medyo hindi siya messy, medyo hindi mabigat dalhin kasi nakaganito lang. Next is, syempre, kailangan natin ng salamin. Kailangan lagi tayo maganda sa harap ng klase. So, may salamin ako. Ang aking salamin ay doble cara. May zoom in para kahit papaano nakikita mo yung mga blemishes ng iyong mukha. Next, meron akong wipes for hygiene purposes. Meron akong another panali. Ano pa ba? Meron akong maliit na lagay ng perang papel, pero hindi siya ganun kalaki. Pero minsan nilalagay ko rin dito yung ano ko. Huwag nyo na silipin kung magkano yun. Kasi sabi ko nga hindi ako nagdadala ng malaking pera. So minsan lalagay ko dito yung mga biglaang pera. Diba? Mali mo, may darating na pera. So, at least kahit pa paano may lagayan ako. Kasi, hindi naman talaga kasya lahat, diba? Sa purse. Okay. So, wala nang laman yung sa outer. Pero may maliit pa rito na parang purse. So, yun yung bubuksan natin. Yun yung mga, dun ko inilalagay mga sikreto. Diba? Mga secret packet. Yung mga ganyan.
So ito yun. Tutuusin, it's another story. Di ko i-reveal kung ano ang laman nito. Kasi, this is my Kikai kit bag. This is my beauty kit. My purse. My personal belonging. Ang sekreto ng aking kagandahan ay dito natatago. So, it's another vlog. Abangan nyo na lang po. So, hindi ko sasabihin. Pero ito ay ang aking beauty pouch. Na naglalaman ng mga pampaganda. Ayan. So, meron ditong, di ba? Meron din tong mga secret pocket. So, yun lang yung linagay ko, yung malaking pouch. May another hair clip na bihira ko lang gamitin. Ayun, di ba? Puro basura. Alam mo, puro basura talaga ang laman ng bag ko eh. Di ba? So, yung sa pocket na yon, ayan, yan yung laman. Tapos yung pouch nga, yung aking beauty pouch. And dito sa dalawang pocket na to, mga bling bling. Alam mo, maglalabas talaga ako ng basura eh. Okay. Ayun. So ayan, clear na ang aking bag. Wala na ang laman. Meron pa palang naiwan dito, yung aking supply. Siyempre, kailangan mag-supply ni teacher. OA naman kung papasok ka sa classroom na mukha kang nakipagsabunutan sa labas, di ba? Okay, meron pa bang naiyon? I guess wala na. Okay, so yung mga nakalagay sa secret pocket, mga tinatagong kayamanan. Taneng number one, USB. Hindi pwedeng mawala ito. Ito yung kadalasan ginagamit ko sa klase, naka-USB na lang ako. Kasi dito sa paaralan namin, naka-TV kami. Mayaman ng school na to. Hindi, charot lang. Talagang pinagsumikapan ang aming punong guro na mag-provide ng TV sa bawat classroom para kahit papaano matulungan si teacher na mabawasan yung kanyang mga daladalang visual aid. Ito lang, good to go na. And nail cutter, isa na galing sa Hong Kong at isa sa binili ko lang dyan sa tabi-tabi. Hindi na kasi ako gaano nagpapahaba ng kuko. Medyo hindi ko siya feel, hindi ko feel magpahaba ng kuko ngayon. So, ako yung taong asiwa pag mahaba yung kuko. Sa ngayon, talagang pinuputol or kinakat ko siya agad. So, meron akong bracelet dito. Bigay ni Ate Liza to sa Palawan nung nag-birthday ako. Bigay niya sa akin. Tapos, ito, binili ko lang to sa... Saan ko ba ito binili? Basta sa lugar na kung saan nag-pilgrimage kami. Tapos, brooch. Katulad na ito. So, may brooch akong ginagamit. Ito, tsaka ito. Kasi, minsan, di ba, pangit naman na medyo exposed ka sa harap ng mga bata. So, dapat, kahit pa paano is, decente ka pa rin. So, pangit naman kung medyo kita na dyan yung iyong private part. Siyempre, dyan sila titingin. Kaya, linalagyan ko ng brooch. May necklace ako rito. Just in case may biglaang gathering. No? So, at least meron ako pang decorate sa aking katawan. Bigay din ito ni Ate Liza. Tapos, may mga cards ako rito. May mga cards ako. So, andito yung aking pag-ibig. May Watson. Kasi mahilig din ako sa mga abo-abo. May Cebuana. Pa nagpapadala ako ng kupa sa bahay na rinerentahan namin. Yung luma kong JSIS card. Ang aking pure gold card pag namimili kami sa tindahan. And iba pang mga ID. So, dapat marami kang dalang ID. Importante yon. Talagang hindi ako maalis ng bahay nang walang ID for your personal identification. No? Merong headset. Siyempre, headset ng iPhone just in case. Ayun yung kanyang panali. Kasi kahit pa paano gusto ko organize yung mga bagay-bagay. And yung aking Gatsby Powdered Oil Clear Paper. Alam nyo maganda to. Even though medyo pricey siya. Pinili ko rin to sa Watson. Maganda tong pangtanggal ng oil. Oil film ito. So, maganda siya kasi meron siyang kasamang powder. Yung kanyang oil film, may powder na kasama. Ayan o, medyo may loose powder. So, bukod sa tinatanggal niya yung oil,
rene-replenish niya rin yung mukha mo, linalagyan niya rin ng powder para kahit papaano mukha ka ng mukha ka ulit nagpulbos. So yun lang yung laman ng bag ni teacher. Ako personally, yun ang laman ng aking bag. Sana kahit papaano ay may bago sa bag na ito, or baka usually common bag lang din siya as an ordinary people. Diba? Sana po ay natuwa kayo sa video na ito. Shoutout nga pala sa aking mga estudyante na pumunta kahapon. Kina Cedric, kina John Cedric Picayo, kina Ian J. Lopez, at kina John Russell De Leon. Pumunta sila dito kahapon, bumisita sila. Makukulit kong estudyante yun, home economics, pero mga batang hindi nakakalimot, nag-aaral, kaya natutuwa ako kasi naka-enroll sila ngayon sa kolehiyo. So, ipagpatuloy nyo lang yan, mga anak. And, shout out din kay Aldrin Alcaraz. And, sino pa ba ang nagpapa-shout out? Lilist ako na lang yung mga iba pang gustong magpa-shout out sa channel na ito. And that's it for today's video. Don't forget to like and subscribe. Press also the notification bell down below. See ya on my next vlog.